Good day, everyone. I am Dr. Ardit Tan, your host. Welcome to the first episode of MedChat, your health questions answered. Ito po ang munting public service ng De La Salle University Medical Center, ukol sa mga kondisyon at katanungang medikal. Our aim is to provide you with expert opinion on specific conditions that could be a problem for you, your loved ones, or your friends. Our topic of discussion is cervical cancer or cancers of cervix, and our expert is a gynecologic oncologist who attained his medical degree at the De La Salle Health Sciences Institute College of Medicine. He did residency in OB gynecology and fellowship in gynecologic oncology at the UPPGH, and he did further fellowship in gynecologic endoscopy at the Changgung Memorial Hospital in Taiwan. Currently, he is an associate professor at the De La Salle Medical Health Sciences Institute, College of Medicine, and he is heavily involved in telemedicine guidance for physicians in the Philippines. He has published quite a number of papers and received awards in his area of expertise. So I'd like all of you to join me in welcoming Dr. Angelito DL Magno. Dr. Magno, kumusta ka na? Hi, good morning. Hi, good afternoon, ma'am. Mabuti po. Yes, thank you. Thank you for the kind introduction. And how are you finding practice during the challenging times of the COVID pandemic? It's difficult because we have to continue our work wearing all the PPEs, but we have to do what we have to do. Pero I think that you've adjusted very well because you're involved in telemedicine. So I think that's it's a plus for you, Dr. Magno. Yes, ma'am. Okay. Anyway, bilang paniwala, we'll go to our topic at hand. So Dr. Magno, I'll give you the floor. And I think this is a very pertinent topic dahil babae ako, I can identify. And I've also had my, when it first came out, I actually had my anti-cervical cancer vaccines already. So Dr. Magno? Okay. So good afternoon, everyone. So our topic for today is about cervical cancer. So we were going to talk about everything about cervical cancer, the causes of cervical cancer. So what is cervical cancer? So yung cervical cancer, kung ito yung normal na cervix ng babae, tuwing nag-speculum exam kami, ganito yung itsura ng cervical cancer. So cervical cancer ay isang uri ng cancer na nakikita sa kwelyo ng matres or sa pinakababang parte ng matres or yung tinatawag na cervix. Okay. So, sa base sa WHO, cervical cancer ang pangalawa sa pinakamaraming kaso ng cancer sa lahat ng babae. Pangalawa sa breast cancer. At per 100,000 women, meron tayong 15.2 cases. And then out of the 15.2 cases, 7.9% cases ang namamatay. So medyo mataas yung mortality rate ng cervical cancer. Okay, so ano yung cause ng cervical cancer? So cervical cancer is caused by HPV or the human papilloma virus. So maraming klase ng human papilloma virus. So katulad dito nung yung tinatawag na low risk HPV group. So ito ang cause ng mga genital warts or yung mga kulugo. Tsaka yung high risk. So ito yung nagiging cause ng cervical cancer. Ito rin yung nagiging cause ng cancer ng iba-ibang parte ng reproductive organ ng babae at saka ng lalaki. So we have oral, kahit yung pharyngeal, we have penile, vaginal, vulvar, and anal cancer. Ito yung mga cause. Ito yung cause niya, yung HPV. Okay, so paano nakukuha ang HPV? So yung HPV ay nakukuha by usually skin-to-skin genital contact. It's pwedeng walang penetration, so meaning it's a sexually transmitted infection. Pwedeng walang penetration, pwedeng skin-to-skin rubbing lang, pwede mo nang makuha yung virus. So ano yung mga signs and symptoms ng cervical cancer? So karamihan, nagtataka yung mga pasyente ko, bakit
na-diagnose ko sila ng cervical cancer pero wala namang silang nararamdaman. So sa early stage, habang lumalaki pala yung cancer, walang nararamdaman talaga yung pasyente. Kasi medyo occult or talagang tago yung cervix. Or minsan, may minimal symptoms. Ano yung mga minimal symptoms? Merong vaginal bleeding na sa tingin nila mukhang normal pa pero sa totoo, abnormal na siya. Minsan, pag nagtatalik yung mag-partner, yung mag-asawa, nagkakaroon ng bleeding kasi natatamaan, pag meron ng mass doon sa cervix, natatamaan siya. At tinatawag namin coital bleeding. Pangatlo is the... Minsan, sumasabay yung bleeding sa menstruation kaya mukha siyang mahaba or heavy yung menstruation. Karamihan din ng mga babae na may cervical cancer, meron watery vaginal discharge. Minsan, may amoy yung discharge or tinatawag na foul smelling discharge. O, minsan, bloody yung discharge. Parang tinatawag, sinasabi nila parang hugas isda yung discharge na lumalabas. So, ito medyo early stage pa to. For the advanced stages, minsan non-specific na yung symptoms. Ito yung mga symptoms talaga ng may cancer. Merong weight loss, may walang ganang kumain. Minsan, yung mga pasyente, sumasakit yung likod nila, yung puson sumasakit, yung minsan yung singit sumasakit. Tapos, pag nababarahan na ng bukol, yung daanan ng dumi tsaka ng ihi, pwede magkaroon ng urinary tsaka bowel symptoms. Or constipation or hirap umiinom. Kailan kayo dapat pumunta sa doctor? So very important kung meron, kung wala pa kayo nararamdaman, dapat pumupunta kayo sa inyong OB-GYN para sa cervical cancer screening tsaka sa annual gynecologic consultation. So dito kasi nadidetect kung meron na kayong meron ng problema sa cervix ninyo during the consultation, gynecologic consultation. Pero kung meron kayong nararamdaman katulad ng abnormal bleeding, alam nyo naman kung ano yung abnormal bleeding. So ito ay yung bleeding na hindi karaniwang yung nararamdaman during menstruation. Kung meron din kayong foul smelling discharge, minsan sinasabi ng mga pasyente merong fishy odor or foul smelling discharge, kailangan yung pumunta sa doktor, sa OB-GYN. Kailangan nyo rin pumunta kung meron kayong nararamdaman pelvic pain, weight loss, loss of appetite. Tsaka syempre, kung yung mga symptoms na nasabi ko, persistent na nararamdaman, so kailangan yung pumunta sa inyong doktor. So ano ba yung mga risk factors for cervical cancer? So ang pinaka-importante, yung HPV infection. So kasi kung wala yung HPV or yung virus, hindi kayo magkakaroon ng cervical cancer. So very important yung HPV infection. So pag nagkaroon kayo ng virus, magpe-persist yung infection kung pangit ang inyong immune system. Kaya sinulat ko dito, persistent HPV infection. Kasi kaya ng immune system ng mga babae o ng mga babae yung nalabanan yung infection, yung virus. Pero kung hindi magandang yung immunity, pwede mag-persist yung infection at later magiging cancer siya. Nakita rin namin na sa mga pag-aaral na mas maraming babae na mayroong cervical cancer ay maraming naging sexual partners. So sabi ko kanina, nakukuha yung infection o yung virus during sexual intercourse or sexual contact. So the more partners you have, the more chance na magkaroon ka ng yung virus or yung infection. So yung iba pang risk factors, multiple pregnancies tsaka vaginal deliveries. Kung early ka nakipag-contact, tsaka kung early maaga ka na nagkaanak, so ibig sabihin nito, mas maagang nagiging exposed yung area ng cervix sa infection. So dun sa virus. So mas mahaba yung chance na mag-develop into cervical cancer. Nakita rin na yung smoking tsaka yung paggamit ng oral contraceptive pills, nagkakaroon, mas mataas yung chance na magkaroon ka ng cervical cancer. Dahil pag ikaw ay nanigarilyo tsaka gumagamit ng pills, yung immunity mo, yung good immune system mo, hindi niya nakakayanan na tanggalin yung virus. So
nakita sa na ang smoking at paggamit ng pills ay isa sa mga risk factors. Low immunity. So mga pasyente na mayroong mababang immune system katulad ng mayroong HIV or yung mga nag-renal transplant na gumagamit ng steroids. So mayroon silang low immunity. Ang sabi ko kanina, yung HPV infection kayang labanan ng good immunity or good immune system. Pero kung pangit yung immune system, nagpe-persist siya, kaya nagiging cervical cancer. So ganun din yung reason kung bakit risk factor yung low immunity. Isa pang risk factor, yung kung meron ka ng history ng sexually transmitted infection. Katulad ng gonorrhea, syphilis, chlamydia. Kasi since ang HPV or HPV infection ay considered na sexually transmitted infection, so ganun din. So parang co-infection ang tawag namin. Ang pinaka-importante din kung meron kang kung wala kang karanasan sa pagkakaroon ng cervical screening. So if you have irregular cervical cancer screening, malaki yung chance na magkaroon ka ng cervical cancer kasi hindi na didetect kung meron ka na nung infection or yung cervical cancer. So paano na didetect yung cervical cancer? So usually, nadidetect yung cervical cancer by biopsy. So kung makakita kayo ng kung ganito yung itsura ng cervical mass, so dapat yung doktor nyo, pag nakita na ganyan ang inyong cervix, i-biopsy yung cervical mass. So doon natin madidetect kung meron kang cervical cancer or wala sa pag-biopsy ng cervical mass. So ano-ano yung mga treatment for cervical cancer? So one, surgery. Sinulat ko dito for early stage or stage one. Usually kasi ang surgery ay naka-reserve or reserve only for cervical masses less than 4 centimeters. Ibig sabihin na mas madali gawin yung surgery pag less than 4 centimeters. Kasi more than 4 centimeters, mas mahirap nang tanggalin yung buong cervix by doing a radical hysterectomy. That's why pag advanced stages or mas malaki na yung cervical mass, we opt to do chemotherapy or radiotherapy. So yung other treatment, you have chemotherapy tsaka radiation therapy. So ano yung mga stages? So yung stages, so we have stage 1, kung yung cervical mass or yung cervical cancer confined pa lang sa cervix. Ang stage 2, kung yung upper vagina ng babae involved na, or yung sa paligid ng matres, yung tinatawag namin parametrium involved na rin. So yun yung ating stage 2. So ang stage 3, kung yung cervical mass ay umabot na sa pinakababang parte ng vagina or yung lower vagina, or umabot na dun sa tinatawag namin pelvic wall o dun sa wall nung pelvis or pelvic area. So kung makikita dito sa picture, yung daanan ng ihe, tinatawag na ureter, naiipit na siya dahil umabot na dun sa pelvic wall yung tumor or yung cancer. Ano naman ang stage 4? Yung stage 4, yung tinatawag na kung meron kang distant metastasis, kung umabot na sa ibang parte ng katawan, katulad ng lungs or ng liver, ano na yon, stage 4 na yon. So ano yung mga preventive measures? So una muna, sabihin ko kung ano yung primary prevention. Yung primary prevention, it's a measure to prevent exposure of the disease or to the causative agent ng cancer. So ito, piniprevent nito na hindi ka magkaroon or ma-expose doon sa virus or doon tinatawag na sa HPV. So primary prevention for cervical cancer is as easy as A, B or V, at C. So yung A, abstinence. So pag nag-abstain ka, hindi ka nakipag-contact sa hindi mo partner, hindi ka makakakuha ng virus. Dahil sabi ko kanina, makukuha mo yung virus kung ikaw ay nakikipag-contact. B, barrier method in the form of condom. So dahil protektado yung ari ng lalaki using the condom, hindi nagdidikit yung vagina dun sa condom. So merong protection na hindi mo makuha yung
virus. Yung V as in victory, we have the vaccination. Kung meron ka nung vaccination, yung anti-cervical cancer vaccine, mapiprevent dito na makakayanan itong labanan or mapiprevent na makuha mo yung cervical cancer or maging cervical cancer. Yung C, commitment. Meaning monogamous marriage, commitment to your partner. So kung meron ka ng asawa, you have to commit to your partner para hindi ka na makakuha ng virus at maipasa mo pa siya sa partner mo. So ano naman yung secondary prevention? So yung secondary prevention, nakuha mo na yung virus pero piniprevent nito na mag-progress ng mabilis. So it slows down the progression from infection into the disease. So to prevent, for secondary prevention, practice HAS. So ano yung H? Healthy living. So pag nag-healthy living ka, tataas yung immune system mo, kayang labanan ng immune system mo yung infection or yung human papilloma virus. A, kailangan mong magpunta sa inyong doktor, sa ubi-gyne, para sa annual gynecologic consultation. Tuwing nag-gynecologic consultation, tinitignan ng doktor mo yung itsura ng cervix. Kung maganda yung itsura or makinis yung itsura ng cervix mo, okay tayo. Minsan nagpa-pap smear din tayo during annual gynecologic consultation. Kung may abnormality naman sa cervix, pwede nilang i-refer sa gynecologist or sila mismo pwedeng mag-biopsy. Yung third is S, screening. So isa sa mga importanteng measure ang screening. So sabi ko kanina, kung wala kang screening, hindi madedetect na meron ka na palang, may problema na palang nangyayari. Kasi ang ginagawa ng virus, pag nakakuha ka ng virus, tinatransform niya yung cervical cells into cancer cells. Bago pa maging cancer cells, nadidetect na ito ng screening. Ano-ano yung mga screening? So we have pap smear. So yung pap smear, kumukuha lang ng sample dun sa cervix at nilalagay siya sa slides. So yun yung conventional cytology or conventional pap smear. Yung tinatawag naman ng liquid-based cytology, or liquid-based na pap smear. So kumukuha lang din ng sample pero nilalagay siya sa tubig. So ginagawa yung pap smear simula 21 pataas, 21 years old pataas. Kung tatanungin niyo bakit less than 21 hindi dapat nagsiscreening? Kasi during kahit meron ng for example, meron ng contact yung mga babae less than 21 years, kahit na meron silang makuha nila yung infection, mataas yung immunity ng mga babae at sa gantong edad, kayang-kayang labanan yung infection. So nakita sa pag-aaral na kahit maraming infection, maliit yung chance na maging cervical cancer. After 21 years, 21 to 29 years old, usually sa Pilipinas ginagawang yearly yung conventional pap smear or every 2 years yung tinatawag na liquid-based cytology. Yung susunod, kung 30 years old pataas or 65, maliban sa pap smear, gumagawa rin kami nung HPV DNA testing. Ang aim kasi ng pap smear, dinidetect niya kung meron ng abnormality na gawa yung virus ng cervical cells. So nagdedetect siya ng abnormal cervical cells. Ang HPV DNA testing, dinidetect niya kung meron ka pa nung virus na nagiging cervical cancer or nagko-cause ng cervical cancer or yung tinatawag ng high-risk HPV. Above 65, pwede nang hindi magpa-screen or hindi nang magpa-pap smear. Basta, meron na siyang long pap smear normal within 10 years. Tapos kung natanggalan ng matres, pwedeng hindi na rin magpa-screening or pap smear. Basta, yung reason kung bakit natanggalan ng matres ay hindi cancer or benign. Benign yung condition, katulad ng myoma or yung iba pang klase ng benign na reason kung bakit tinanggal yung matres. So ano naman yung visual inspection with acetic acid? Actually, sa DOH, ito ang recommended na screening para sa Pilipinas. Kasi yung Pilipinas, maraming area na walang facility or walang laboratory.
So kung meron kayong sa ospital, may facility na meron na kayang gawin yung pap smear, mas maganda yung pap smear kasi nakikita siya. Yung visual inspection with acetic acid, naglalagay lang kami ng solution or tinatawag na acetic acid doon sa area. Katulad dito sa picture, pagkalagay ng acetic acid doon sa cervix, namuti siya. So ibig sabihin, abnormal siya. Kung hindi nagganyan yung itsura ng cervix mo after application ng acetic acid, normal yung cervix mo. Pero pag ganyan, kailangan ng additional test. So kung normal yung visual inspection with acetic acid, pwedeng ulitin ito after 1 to 2 years. Pero kung abnormal, kailangan i-refer kayo sa specialista like sa gynecologist para either mabiopsy yung kwelyo ng matres na yan para malaman kung bakit namuti. Next, yung human papilloma virus DNA testing. So katulad nung COVID testing, so nagsaswab din kami dun sa cervix. Tapos nilalagay namin sa solution at tine-check kung mayroong DNA ng virus doon sa solution. So tine-check kasi doon kung meron kang high risk or low risk or walang virus. Kung normal, pwede siyang ulitin after 3 to 5 years. So ano naman yung reason kung bakit nagre-relapse or umuulit yung cervical cancer or minsan nagpo-progress? So cancer relapse and progression is dependent on the stage of the cervical cancer and the treatment process. So the higher yung stage ng cervical cancer, mas malaki yung chance na bumalik siya. So mas maganda talaga ma-detect agad yung cervical cancer ng early stage pa. Ano naman yung treatment process? Kasi basta nag-start ka na ng cancer treatment, dapat hindi ma-delay or tuloy-tuloy dapat yung treatment mo. Kasi pag nag-cause ng delay, lumiliit yung chance na matapos natin siya at magamot. So paano natin mapiprevent yung relapse at progression? So first, once na ma-start yung treatment for cervical cancer, tuloy-tuloy dapat. Hindi dapat hihinto. And saka, mas maganda, ma-prevent natin na mag-consult dapat tayo ng early yung stage ng cervical cancer. Kasi mas madaling gamutin, mas maliit yung chance na bumalik kung mas maaga yung ating cervical cancer. Thank you very much, Dr. Magno. That was very informative. Actually, sa tingin ko yung mga basic na knowledge na ganito mahalaga para sa ating mga kababayan, sa mga kababaihan. Kasi alam nyo naman, ang taas din ang incidence ng teenage pregnancies. Kaya yung pagkakaroon ng pagtatalik at pagkakaroon ng pagbubuntis sa maagang edad, no, pag minor pa, malaking bagay yon. Lalo na dun sa mga areas na hindi masyadong highly educated yung mga tao. Dr. Magno, yung mga ilang tanong lang po ako na gusto kong i-pose sa inyo. Una-una kasi, dinefine mo na yung you can get it from skin-to-skin contact. Mm-hmm. So necessarily, dapat genital lang ba siya? Halimbawa, alam naman natin ngayon, may iba, nag-oral sex. So pwede ba itong makuha via oral sex kung ang HPV virus nasa bibig tapos oral sex ang ginagawa? Correct. Ng isang couple? Mm-mm. Yes, doktora. So katulad ng yung mga kulugo o yung titawag ng warts, pwede rin magkaroon ng oro-genital transmission. So like, katulad ng sabi nyo, yung oral sex, pwede yung matransfer yung, or matransmit yung virus from genital to oral. That's why may mga klase din ng oral cancer na ang cause ay human papilloma virus. Kasi pwede rin makuha natin yung HPV through oral transmission. Okay. Thank you very much for that. Ngayon doon sa mga sintomas, Dr. Magno, kasi yung you stated earlier na bleeding, abnormal bleeding, foul-smelling discharge. So ang premise natin ito, pag medyo maaga pa, hindi siya advanced stage, walang pain yung bleeding. Sabi-sabi, pag nagtatalik, magkakaroon ng pagdudugo, pero hindi naman necessarily may pain na nararamdaman. Correct, ma'am. Yes, okay. Ma'am. And then, pag nagkaroon na ng back pain sa advanced stage, ano to? Ibig sabihin, kumalat na siya sa pelvic area? Sa bandang... Ibig sabihin kasi ng back pain, ma'am, usually kasi kung yung cervical mass ay na-confined lang sa
confined lang sa cervix, hindi talaga siya magkakos ng pain. Pero kung yung bukol, kumakalat na siya sa vagina, dun sa litid ng sipit-sipitan, yung tinatawag namin parametria, tsaka yung mga ligaments, yan. So, yung mga ligaments na kung saan nakadikit yung matres. Kasi umaabot na, pwede nang umabot yan sa buto, sa litid. Yung mga litid kasi, from matres, papunta sa buto. So, kung involved na rin yung mga litid na yun, tinatawag namin ligaments, yung parametrium. Kaya doon yung kakaramdam ng sakit yung mga pasyente. So, it's an indikasyon na medyo advanced na yung kaso. Kaya dapat magpakonsulta na rin. Okay. Sige, salamat. Thank you very much. Doon sa mga risk factors, Tom. Kasi yung isa dong risk factor is multiple pregnancies eh. So yung multiple pregnancies, kahit same partner, mas at risk din na magkaroon ng cervical cancer. Kasi kung multiple partners, maintindihan mo eh. Mm-mm. Pero yung multiple pregnancies, pero iisa lang yung partner. At alam natin na marami sa ating mga kababayan ang ganun, magugulat ka. Iisa lang ang partner, pero nakalima, naka-anim. So sila equally at risk. Mm-mm. Ma'am, ang premise kasi meron kang virus. For example, yes. Monogamous yung partner. Kahit 10 na yung anak nila, kung monogamous, yung chance na magkaroon ng makapag-share sila ng virus ay wala or at almost zero talaga. So kahit 10 yung anak nila, walang chance na magkaroon ng cervical cancer. Ang problema, kung ikaw sa yung babae, yung asawa mo lang na lalaki yung naging partner, pero yung asawa mo mayroon mga previous sexual partners, pwede mo makuha yung virus and then dagdagan pa natin ng multiple pregnancies. Yung reason kasi kung bakit yung multiple pregnancies tsaka delivery. Yung normal kasi na cervix, nakatiklop lang siya. Pag nanganak ka, dadaan yung bata doon sa kwelyo ng matres. So, lalabas yung pinakal labi ng cervix. So, yung labi na yon may expose siya during contact o sexual contact. So, pag na-expose siya, doon kumakapit yung virus. Gustong-gusto ng mga virus yung mature epithelial cells or yung cervical cells. So doon sila kakapit, tapos yung virus, itatransform na nila yung cervical cells into malignant cells. So ibig sabihin ng pregnancy, nagiging exposed dahil doon sa injury during sa panganganak, na-expose yung cervix doon sa virus. Mas na-expose yung cervix doon sa virus tuwing contact. So, yun yung reason doon. Ngayon, yung bakuna, which is very good for primary prevention, may age ba to na pwede ka magsimulang magbigay ng bakuna hanggang anong age? And then, I'm pretty sure na yung ating audience, interesado silang malaman, magkano ba yung bakuna? Kasi maglalaan ako, hindi ko mapigil talaga, na-complicated yung relationships ko, but what I can do is, gusto kong matiyak na hindi ako magkaroon, anak ko hindi magkaroon. And then may isa pa akong tanong, Dr. Magno, kasi may mga nagtatanong, syempre pag cancer na mama na. So ito ba ay mas mataas ba yung rate na possible na mama na to or pag risky lang yung behavior? Okay. So first yung vaccination. So at present, meron tayong tatlong klase ng anti-cervical cancer vaccines. So yung isang vaccine, tinatawag namin bivalent, dalawang klase lang ng virus ang content niya o nalalabanan niya. So yun yung dalawang most common high risk type ng HPV. Yung isa pang virus, yung quadrivalent, ang component niya, dalawang most common high risk type ng virus na nagiging cancer. Tsaka yung dalawang most common low risk type ng HPV na nagiging kulugo. So, iyon yung component ng quadrivalent vaccine. Next, yung pinaka-latest, yung nanovalent or 9 types of virus. So, merong dalawang low-risk type ng HPV, tsaka 7 klase ng high-risk type or cancer-producing types ng HPV, yung component na lalabanan ng nanovalent na vaccine.
So, binibigay siya kung less than 14 years old. So, nagsastart yung injection or yung vaccination, 9 years old, up to 26 years old. Pero kung less, ginagawa siya kung less than 14 years old, mas mababa sa 14 years old, dalawang turok lang pwede na. Pero kung more than 14 years old, ang advice ay tatlong klase ng turok or vaccination yung ibibigay. Okay, and magkano kasi uh-oh, definitely Dr. Magno, pag mas madami mas mahal yan. Patanong eh. All right? Oh, so can we give uh-oh a ballpark figure sa ating audience, magkano kaya yung bivalent, kasi baka mamaya ang kaya lang nila bivalent. Mm-hmm. Pero protective na siya kung susunod naman sila sa mga primary preventive measures na ni-recommend mo kanina. Correct. So can you give us an idea magkano yung bivalent? So yung pinakamura na vaccine nga yung bivalent kasi dalawa lang yung component. So ang alam ko, yung usual na presyo niya umaabot ng mga 2,500 kada turok, 2,000. So depende dun sa doctor. Yung quadrivalent, mas mahal siya. Umaabot ng 2,500, 3,500. Depende sa doctor. Tapos mas mahal talaga yung nanovalent kasi bago pa lang siya. Tsaka yung compounded na virus, mas marami. Yan. Pero kumpara naman dun sa treatment, talagang sobrang mura na nung vaccination kumpara dun sa treatment na ibibigay sa inyo. Kung magkaroon kayo ng cervical cancer. So, Dr. Magno, yung really, nanovalent? It's an investment kung lalabas. Yung nanovalent, umaabot siya ng mga 8,000, 9,000, ma'am. Pero ilang turo? Kasi medyo madami. Tapos bago lang siya eh. Bago siya. Mga ilang turo kaya siya? Pag less than 14 years old, ma'am, dalawa. Kung more than 15 or 14, tatlo yung ituturo. Okay. Kasi remember, ang mga nakikita nating pregnancies ngayon ay mga 14-year-old, sometimes 13-year-olds, 15-year-olds. Mm-hmm. And sometimes ang mga partner nila ay ang laki ng age difference sa kanila. Okay? Bata rin. Yes. Minsan matanda. Okay? So, mahalagang information na malaman. Would you happen to know if nag-o-offer ang ating government ng mga subsidized na vaccines? Kasi definitely, for the average Filipino, lalo na sa panahon ng pandemic, yung 1-5, it's too expensive for them. Correct. So, may mga programs pa tayo sa government that would subsidize it? Yung company ng nagpo-produce ng mga vaccines, nagbibigay sila ng discount. Or, for example, may mga societies na usually, mga community service. Okay. So, pwedeng nagbibigay sila ng libre or ng mas murang bakuna. Pero, unfortunately, hindi talaga siya part ng National Immunization Program. So, yun. Okay. Sige, thank you very much for that, Tom. Yung tanong ko ngayon ay dun sa pap smear. Hindi ba mahihirapan sa pap smear pag virgin yung isang pasyente or isang babae? Dapat ba sila may kabahala? Baka akala kasi nila virgin, ma'am, pa kung magpapap smear. Correct. Actually, ma'am, dahil kung virgin ka pa, wala pang reason walang contact, walang sexual contact. So, yung chance na magkaroon ka ng cervical cancer ay zero din. Oo. Ah. Tapos, talagang masakit talaga kung virgin magpapap smear. So, ako, I don't advise kung virgin, I don't advise to do pap smear kahit more than 21 years old. Kasi in theory, walang chance na magkaroon ka ng virus. Pero kung, for example, may partner ka, for example, nasa third sex or yung lesbian, tapos nagpa-practice ng skin-to-skin rubbing. So, meron silang chance na magkaroon ng virus, pero doon sa labas lang. So, dapat titignan ng doktor yung area na yun na ma-check ng doktor kung yung labas ba, yung tinatawag na vulva, ay merong sinyales ng merong problema, like merong kulugo, or merong, ayun, dapat ma-check ng doktor niya yun.
Okay. Dun sa cervical cancer vaccine, available siya sa ating immunization center. Yeah. Sa DLSUMC Immunization Center. Yes, ma'am. Okay. And then, linawin ko lang dun sa acetic acid, Dr. Magno. Kasi baka may mga tao akala nila, acetic acid kasi is vinegar. So it's medical grade acetic acid. Okay? So huwag nyo akalain na kahit anong klaseng suka, pwedeng gamitin dyan. Hindi. It has to be medical grade. Tsaka usually, ginagawa namin yung VIA, your visual inspection with acetic acid, dun sa mga areas na wala talagang facility for pap smear. Like, pag may medical mission kami, ginagawa namin siya. Kasi mas mabilis nga na makita. Pero, kung mayroong facility ng pap smear, like sa ospital natin, mayroon tayong pap smear, may pathologist tayo. So, we can do the pap smear in the hospital. Okay. Thank you very much, Dr. Magno. So, diniscuss ni Dr. Magno sa atin yung kung ano yung virus na nagdudulot ng cervical cancer, ano yung mga risk factors, okay, ano yung mga primary prevention, ano yung secondary prevention, ano yung panggagamot, diagnostics, panggagamot, ano yung mga sintomas ng cervical cancer. And I believe, Dr. Magno, that this episode has been very fruitful. Maraming natuto sa yung discourse, kaya napapasalamat ako. And alam ko na maraming mga taga-subaybay natin at taga-pakinig ang na-appreciate yung expertise na shinare nyo sa amin ngayong hapon. Okay? So we'd like to thank you very much, Dr. Magno. Any last words before we go? Actually, ma'am, May is a Cervical Cancer Prevention Month. Unfortunately, dahil sa pandemic, hindi kami nakapag nakagawa ng activity for cervical cancer screening. We usually do that every year. Sa ospital, sa college, nagdadala kami ng mga pasyente. No, we give free cervical cancer screening. Dahil sa pandemic, hindi namin nagawa. So, kaya mas maganda itong educating the patient on cervical cancer. So sa mga kababaihan, kahit dun sa mga asawa nila o sa mga lola, nanay, yung cervical cancer talaga nakukuha sa pakikipag-contact. So, nakayang i-prevent ng bakuna. So ako, yung mga pamangkin ko, tinurukan ko na sila ng anti-cervical cancers because it's the best gift I could give to my nieces, my nephews. Kahit lalaki, tinurukan ko. Kasi may mga studies na 9 years old na lalaki, napiprevent nila na, kasi yung mga lalaki carrier lang sila ng virus. Pero pinapasa nila doon sa nagiging partner nila, na yung partner nila yung nagkakaroon ng cancer. So kahit lalaki, tinurukan ko rin. Sa 9 years old pataas, tinurukan ko. So sa mga kababaihan, magpa-consulta tayo, magpa-screen tayo ng against cervical cancer, magpabakuna kung kaya, tsaka annual consultation. Thank you very much, Dr. Magno. Okay? Thank you. So for more episodes like this, or if you'd like to go back to this episode, I'd like to encourage everyone na naka-witness or nakapanood itong episode namin, first episode of MedChat, to like and follow the official DLSUMC Facebook page. Also, I'd like to encourage you to visit our website, which is www.dlshi.edu.ph/DLSUMC. Also, please log on to our YouTube channel, a DLSUMC YouTube channel. I'd like you, kung gusto nyo konsultahin personally si Dr. Magno, okay, ang maganda kay Dr. Magno, he's well-versed in doing telemedicine, but if you'd like to see him and other doctors, as encouraged by Dr. Magno, to consult, then may I encourage you to look at our Find Your Doctor webpage for their clinic schedules as well as their clinic numbers. Okay? So lastly, I'd like to remind you that we're here to help you more about what you need to know as we help you nurture your health. Ako po muli si Dr. Ardith Tan for MedChat, Your Health Questions Answered. So until the next episode, don't forget to follow minimum health standards, wear your face masks and shields in public. Please practice frequent hand washing, practice social distancing,
we care about you, so we expect you to care for yourself. Keep safe, everyone. Thank you very much, everyone, and thank you, Dr. Magno.